Good morning. So this is Kurerai Hagalan, Bisaya in Norway, guys. So ngayon, magluluto ako ngayon ng waffle, Finnish waffle, kasi yun yung ni-request ng mga anak ko sa breakfast nila. So ipapakita ko sa inyo, guys, kung gaano lang siya kadali gawin ang waffle in a pack. Ayan. First, kukuha ko ng pack ng waffle. So, ayan siya. Ito yung lutuin ko today. So, tapos, kunin ko yung machine na gagamitin ko. So, ayan. Ito yun. So, ito yung parang form niya sa waffle. Heat up ko muna yung waffle form na machine. Tapos, ito yung waffle pack. So, kailangan daw natin do 3 hours. So, kailangan daw natin ng 4 na deciliter ng van at saka 75 gram ng spoon. Yan lang kadali. Tapos, imimix up ko dito sa bowl. So, ayan. Kukuha ako ng small para siyang melted na oil. So, ito yung imimix up ko, milang. So, ito yung gagawin ko sa small. Yan. Tapos, for del ng water. So, kukuha ako ng measurement. Yan. Ako ni Bunso. So, ayan. Put first the water. That's for deciliter. And then, we have to put the waffle in the pack. And we have to stir it slowly. So, ito na yung finish na ano. Ayan. Mix up lang. Tapos, imimix ni Bunso. You have to hold it. Up niya. And then I need to put, hindi ko na siya i-measure yung ano. Tantado na lang. Yan. Mix up na niya. Yan. Mix up niya. Good. While the waffle form is warming. Tapos, lagyan ko siya ng kunting milk para masarap naman. Fresh milk. So, ayan. Mix up na siya. Para masarap. So, ayan na. Alam nyo, guys, itong waffle, ito talaga yung kadalasan ding kinakain ng mga Norwegian na pag may birthday. Kasi sa kanila kasi, pag birthday dito, simple lang yung handa. Pwede lang silang mag-cake, pwede lang din silang mag-waffle, or ice cream. Meron ding iba na naghahanda rin, pero normally talaga sa kanila, ganito talaga yung ginagawa nila. So, as I know. So, kasi sa pamilya ng asawa ko, ganito lang din kami hahanda. Hindi ako masyadong nag-i-invite ng maraming tao sa bahay. Kadalasan sa amin is family lang. Nag-i-invite lang ako pag malaking birthday lang siya. Yeah. So, ayan, na-mix up na natin yung milk. Yung small. Pwede pag sa Pinas, pwede gagamit lang siya ng mantika. At saka, instead of small. Tapos, yung sa waffle pack, so pwede lang sigurong bibili lang din sa tindahan. Hindi ko alam kung meron na tindahan din sa Pinas. So, ganito. Yan. So, nag-warm up na yung form ko. So, usually, dito sa Norway, meron silang pang spray na
spray sa waffle para hindi didikit yung ano. Pero ngayon, dahil sa naubusan ako, pwede lang din tayong gumagamit ng s'more to put in a start. Yan. So, kasi hindi ako masyadong gumagamit sa form na pang spray. Kasi ayaw ng asawa ko yun. Kaya, ito lang yung inaano. Yan. So, ayan. So, mano-mano lang yung ginagawa ko. Ayan. Nalagay ko na yung ano. So, ayan. Tapos, ito cover up ko lang siya. Ayan. Tingnan natin. Ayan. So, ganito lang. Ito lang yung breakfast ng mga anak ko for today. Ayan. Ayan na. Ibuksan natin. Ayan. Dumidikit yung waffle natin. So, ayan. Nalito na siya. Furnace. Hindi ko na siya lagyan ng s'more. Kasi ayaw na siyang oil dyan. Nakadikit. Yan. Guys, iba't ibang kulay kasi yung iba masyado siyang brown, tapos yung iba sinosoft ko lang kasi mayroon din akong anak na mas gusto ng soft, mayroon din hindi. Yan. So ayan. So now ang gagawin natin is lagyan niya ng ito yung panglagay niya. Tapos, lagyan din, kuha din tayo ng litroma kasi mayroon ding may gusto at saka small. Parang siyang ano, ayan. So, ayan. Ito ay parang margarine. Pwede din siyang ilagay pag gusto niyo. Ito ay flavor na bring a bar. So, at saka ito naman ay U-bar. So, ayan. Don't mind my nails dirty. Yan, U-bar at saka bring a bar at saka mayroong ruma. Alam Marie? So now, we're going to make for you now. What you want? You want a U-bar? You want a bring a bar? Or, come here da. Strawberry. Okay. The strawberry is the U-bar. So ayan. Pakita ko sa inyo kung paano ko gawin. Bago pala to. Ito natin. Okay lang. Ito lang. So, ayan. Kamali ako ng kuha sa mga. Lagyan ko muna siya ng so, mix up ko siya dito. Pahit ko lang siya. Ayan. And then, pwede ko siyang gawin ng smiley face. Yan. And pwede ko lang yan ang isip ko kay Bonso. Tapos, siya na yung mag-spread. Para, ano, para matutuwa naman siya. Yan. Ito yung sa kanya. And sa akin is, lagyan ko siya na gusto ko na bring a bar. Lagyan ko din siya ng room. Yan. Okay guys, that's ito na yan guys. Ito yung sa akin. So, ayan. So, mag-breakfast na ako. Tapos, with coffee, of course. So, yan. So, ito lang yung kinakain namin pag breakfast. Pero hindi naman siya everyday na ito yung binibreakfast namin ha. So, para ngayon lang kasi pag nagtatrabaho din, it take long time. Pero pag nag-work ako, day off ako. Kasi meron akong day off mostly. So, ayan. So, gumagawa ako ng ganito at saka yung pancake.
So, ayan. So, that's it for today, guys. So, bisaya in Norway. So, try din natin kumakain ng waffle ng breakfast. Ayan. Okay, God bless everyone. Bye! Guys, kakain na ako with coffee. Ayan. So, ito yung agahan namin. So, kumakain na rin si Bunso. We're watching his. Ayan. God bless everyone. Bye!